Second, ewan ko kasi dito yata sa Pilipinas hanggang ngayon, ganun pa rin ang birth certificate natin. Punta ka sa, ano, enroll ka. Tapos titignan ganun, illegitimate or illegitimate? Ay, may ganun. May, tignan nyo maigi yung birth certificate nyo ha, baka may nagkamali. Nakalagay illegitimate. Oo, nakalagay doon. Option pa rin. So, syempre, di ba parang titignan pa lang nung nag-enroll. Illegitimate. Ay, okay. Sa ibang bansa kasi walang ganun. Wala, na, okay. Wala yung ganun na yung kategorya ng illegitimate or illegitimate. Mm-mm. So sa atin hanggang ngayon nandoon pa rin sa birth certificate yung legitimacy ng ano ng isang bata. Mm-mm. So nakakalungkot. Yes. Okay. Second, third, ano pa? Pag sinabi mong ganun na lalo na pag single parent, ay anong middle initial mo? Ayan. Ang daming mga questions. May kaibigan ako wala siyang middle meron kasi nanay lang siya lumaki. Oo, tapos dahil kasi wala ka dun sa ano, parang parang naki-question mo. Ang hirap mag-explain. Ganun. Tapos lalo na pag bata pa, 'di ba? Opo. Ay, okay. Marami pa lang hindi napapansin. Sa school naman doc, kapag yung mga teachers, like parang meron po ba silang mga steps na ginagawa din para ma-observe din nila. Siyempre, alam ko na, like, first day of school. Kasi di ba po, meron, ano po dyan, yung magpapakilala. Medyo stressful po rin yun sa mga bata. Paano po ba kayo? Oo, nasistress talaga ako dun. Pagka ano, tatayo na, ikaw na. Grabe na yung tibok ng puso ko. Hindi ko na kaya. Paano po ba natin maiwasan yung paano po ba yung parang may mga steps po bang ginagawa yung mga teachers natin? And of course, paano po dun sa mga bata? Ako siguro, una, no, kung ano ba kung sa mga, yung mga elementary or kaya mga first-timers sa eskwelahan, mas gugustuhin ko na walang ano, no need for introduction, pero may pangalan, di ba? Parang may name tags talaga. Kasi pag sinabing gano'n, introduce yourself. Oh, yun nga, ang hirap po yun. Parang nakalimutan mo siya ba? Kakailan lang dun sa nanay, tapos bigla pinapakilala mo dun sa harap. Lalo mo yung susunod. My name is tapos, Ira. Eh, lalo na ba pag grade 1, parang, where do you live? Parang, bahay. Parang gano'n, di ba? Parang, hindi ko nga masabi address eh, di ba? Parang yung gano'n. So yung, sana pag yung gano'n, siguro, kahit naman siguro, pagdating mo ng high school, wino-worry mo na or ina-anticipate mo na kung paano mo i-introduce yung sarili mo. I'm pretty sure, lalo na yung nag-grade 7 ngayon na parang, syempre, una, automatic, hindi naman lahat ng classmate mo sa grade 6 din pupunta sa eskwelahan na yon. So talagang bago. Tapos biglang, oh, introduce yourself. Tapos, saan school ka galing? Parang, tapos, di halimbawa, kasi may mga magulang na ganito ang principle. Sige anak, okay lang, public ka sa ano sa elementary, pero pag high school, sisiguraduhin ko private ka na para ganun. Ano, yung ganyan-ganyan, kung ano man yung mga ideolohiya ng mga magulang. Eh, di ba sa ganun? Name your, ano, former school. Di ba, parang pag sinabi, I came from ganta-ganta-gantang school. Tapos pagdating sa'yo, I came from gantong elementary school ng, parang, ay, galing siya pala sa pub. Di ba, parang pag-uusapan na kagad, di ba? Parang, sabi ko, ano naman ngayon, pag galing sa public. Para sa mga ganun mga information, parang hindi na relevant, hindi na ganun ka-relevant. Oh, tulad nung sa birth certificate nga, no, doc. Parang nagiging root pa siya ng parang discrimination pa. Totoo, totoo. Kaya siyempre, di ba, parang discriminated ka agad na, parang, kasi sa atin, non-big deal talaga, ba't walang middle name? Ba't walang ganito? Bakit ganyan? Parang, sabi ko, bakit ba nga ba talagang kailangan malaman kung ano yung middle name? Sa mga ganun naman, sa mga kunyari, may mga childhood traumas na ganun. May mga age po ba na parang sa gantong edad nangyari yung gantong experience niya sa school? Tapos ito na madadala niya na itong experience na ito hanggang pagtanda niya. Actually, alam mo, totoo yan. Dahil kasi may mga classmate ako noon na pinagkikwentuhan namin. Ha? Ano na ito, high school reunion of more than 20 years na. Oh. Uy, naalala mo kung sino yung umihi nung grade 1 tayo? Naalala. Tinandaan pa. Grade 1, diba? Grabe. Mga high school na kami ngayon, college na. Pag nakikita-kita, alam niya pa rin yung panty daw nung nakita niya sa ano. Oh, eh, kaklase mga namin yun. Tapos yung mga nakasuot pa daw ng Monday, Tuesday, ganun inaasar nila. Ganun na kayo, hindi nakakalimutan. Oo, talaga sasabihin pa ganun. Alam mo talaga, natawa kami kasi may classmate kami. Ang tawag talaga
nagdala sa kanya utot. Mm. Tapos sabi niya, nung ano na, after 25 years, sabi niya, uy, alam mo, hindi naman ako talaga yun eh. Sabi niya ganun, pinagkamalan talaga na ako yun. Tapos yun na yung code name sa kanya, tawag talaga sa kanya all throughout yun. Tapos then, sabi namin, eh sino ba talaga yun? Tapos sinabi niya yung name, eh bakit ikaw yung napagbintangan? Yung parang ngayon lang in-explain, kaya tawanan kami ng tawanan. Parang sabi niya, ay nako, ang tatanda na natin, wala nang ganyang pangala, yung wala nang maganyang pangala. Eh kaso, noon kasi yung mga ano, dahil kasi sa amin noon, for grade 1 hanggang grade 3, parang ko, eh tapos 4, 5, 6, tapos hanggang second year, puro ano na, hiwalay ang girls. Tapos pagdating ng ano, third year, nag-experiment sila, ikinoed uli. So parang nasanay kami na nadidinig din namin sa mga kapwa naming classmate na lalaki, yung tawagan nila, hoy pala ka, hoy ganito. Pero ngayon, di ba parang pag nag-name calling ka pala, parang, ay, negative. Ano yan? Meron kang ano yan? Pwede, naku, lago. Pwede ka lang, pwede ka lang kasuhan, parang ganun. Sa mga dati, wala namang kaso yun. Yung mga tipong ganun. Kaya parang nakaka, ano na, parang, o nga no, parang ngayon mo lang din naisip. Eh, samantalang, noon, hindi, we don't care. Hindi naman sasabihin, kahit sabihin pa kung anong tawag sa'yo, pero never kang sasabihin na mai-insulto ka. Parang nasanayan na lang, eh, gano'n. Pero ngayon, di ba, pag merong gano'n, talagang kulang na lang, Natatakot ka, kasi alam mo, pwede kang sampahan. Pero talk about naman yung handling stress na, di ba, yung mga homework, ganyan. Kasi minsan napaka-stressful din nun sa mga estudyante po, eh. Alam mo, nung panahon ng pandemic, talagang grabe ang stress ng mga estudyante dahil sobrang homework. Ang ano, homework, ha? Tapos, sorry ha, talagang ano, kulang na lang sabihin ko, talagang bibigyan ko ng grade yung parents eh. Kasi di ba sobrang... Tumutulong na talaga. Kasi kinakailangan na by Friday daw, isasubmit lahat yung module. Tapos sabi ko, ilang booklet yan. Tapos isasubmit mo. Tapos, kailangan din nung unang naalala ko yung first quarter. Ganun. Tapos biglang sabi gano'n, no, ano, ma'am, bakit po walang grade? Eh, hindi, wala siyang nasabit. Ma'am, sinabit po namin lahat. Eh, di ba kasi since modular, tapos hindi daw nakita yung ano, yung sinabit na papel na gano'n. So, very stressful talaga na mawawala pa yung ano, mawawala pa yung grades dahil kasi hindi nakita yung mga papers na gano'n. Second, stressful talaga dahil kasi ibang homework, alam mo, pag tinignan mo, parang hindi mo masasagot. Oo, ganun nga po. May mga homework na talaga, kahit tignan mo, parang nagbasa ka na ng libro, hindi mo pa rin nakikita talaga yung mga sagot dun sa, ano, sa libro na yon. Tapos ngayon, gagamit ka ng, ano, ng iyong mga lahat na ng Google, yeah, ano, at saka research na gano'n. Parang, wala pa rin. Tapos, I'm magaling na teacher, parang sa gina. You have the same intro as ganito classmate, di ba? Parang oh, nagkopyahan ba kayo? Ayun. May mga ganun. Malamang pares po yung tanong eh. Pares yung sagot. Okay. Mga excuse. Dapat, ano? May mga, ano talaga, marami talaga.